Ngayon, may gagawin tayo simpleng recipe kasama si Bebe Love. Sige guys. Ayan guys, bali gagawa tayo ng crispy paa na recipe. Sarap na, parang chicharon na paa. Sige guys, madali lang to, tuturo ko sa inyo. Itong paa, pakukuluan muna natin yan para lumambot siya. Lagyan na ni Bebe Loves ng tubig. Paa tayo ng parang chicharon paa, parang ganon. Pakukuluan natin siya, yung malambot na malambot. Medyo matagal yan gawin. Okay. Sasalang na natin sa salangan. Ayan. Ayan. Ano muna natin. Papakuloan muna natin. Matagal. Lagyan natin ng asin para masarap yung may lasa na siya agad. Ayan. Antayin lang natin siya kumulo guys. Na mata. Dahil nung palalam ko din kasi yan ng todo para pag pin ride natin masarap. Madali lang naman yan. Yung crispy fried na pa. Hintayin lang natin siya kumulo na kumulo. Mga dalawang oras at mga oras yata yun. Mababalikan natin siya. Tinaan nyo lang yung apoy para hindi siya umapaw. Palakas. Ay, palakas pa rin ginagawa. Kaya pala hindi siya umihina. Malihinaan nyo lang yung apoy. Hintayin nyo siyang kumulo. Mabalikan natin siya mamaya. Kasama si Baby Loves siya. Guys, balikan natin siya mamaya. A few moments later. Guys, titingnan natin muna yung ating pinapakuluan. Ayan. Kulong-kulong na. Pero hindi pa yan pwede kasi matikas-tikas pa yan, oh. Dapat yan, kulong-kulong. Ayan. Yung ganyan. Pero matikas-tikas pa yan, eh. Ayan. Ayan, eh. Time pa natin siya lumambot. Malambot na malambot. Ayan nyo lang siya kumulo na kumulo. Mga 3 hours, ganun. Mga kulong-kulong siya. Kaka malambot na malambot. Simple lang ito. Masarap itong pang ano. Yung iba kasi hindi masyado kumakain ng ganitong paa ng manok kasi syempre sabi nila ma ang paa daw syempre dumasayad sa lupa. Pero depende naman yun sa tao. May mga tao kasi hindi kumakain. Palambutin lang natin. A few moments later. Ikulit natin. Ayan. Yung pulo na. Tignan natin kung malambot-lambot na. Tignan ang matigas pa rin. Matagal pa palambutin itong manok eh. Konti na yung tubig. Halimutan natin siya ng tubig. Hamon na tayo ng tubig, guys. Huwag tayo ng tubig. Hindi natin siya ng konting tubig ulit. Tapos lagyan natin siya ng konting tubig. Para lumambot siya ulit. Tapos, pero maya-maya okay na yan. Matagal talagang palambutin itong paa. Pero pag napalambot mo yan, ako sarap na. Balikan natin siya ulit na. A few moments later. Bali, habang inaantay natin yung pagpapakulo sa paa ng manok, may tips lang din ako sa inyo para medyo may
yun base sa aking kaalaman dahil sa pagluto doon sa mga pagbibili kayo ng paano mano. Ano, tignan niyo mabuti yung ano, yung mga ilalim ng paano mano kasi yung ibang paano mano parang may sugat. Yung parang may kalyo. Eh ano yun? Ano, piliin niyo kasi minsan pwede naman pumili yung ikaw magpipili din sa palengke. Piliin niyo yung ano, yung medyo malinis na yung mga kung alam niyo yung, di ba, maganda sa tingin niyo kung hulay ng paa. Kasi minsan pag ano, meron tayo ng buhay yung parang may kalyo-kalyo. Siyempre, pangit yun pag ano, maano pa yun. Aanin mo pa lang, hihiwain mo pa, mababawasan yung timbang ng ano. Tapos, ikibili na kayo yung nakalinis na. May nabibili na kasi yung nakalinis na siya, yung nakukuhan na. May nabibili sa palengke yung tinanggalan na nila ng kuko. Yun, pwede mo yun. Mas maganda yun. Saan ka titingin kayo? Haamuin nyo, kasi minsan mabaho. Minsan kasi, yung paa pala naman ako, medyo matagal na nilang stock eh. Okay? Amuin nyo kung bago yung pagkakatay din ng mga kasi siyempre pangit yung lasa nung pag medyo masagal na. Sa pagka mamamaling kayo, suriin nyo mabuti yung mga binibigyan nyo guys ha. Para hindi kayo mas maano ma kasi siyempre hindi natin alam, dapat safe pa rin tayo sa mga nakakain natin. Kasi sa pagluluto, hindi porkit marunong ka magluto, ano, sige lang na sige. Dapat kahit yung mga ingredients na kailangan nyo, susunusuri nyo muna kung safe kainin o ganito, ganun. Kasi yung mga nasa nakasalalay dun yung health natin eh. Kaya dapat sinusuri natin muna yung mga binibili natin. Katulad sa mga karne. Pag mga bibili ka ng mga ibang parte ng ano, karne, laging yung pititignan kung bagong katay ba yung manok o yung baboy, ganun. Ayun, susuriin. Saka madali na malaman kung luma o ano yung mga parte-parte kasi amoy pa lang eh. Pag amoy medyo maangot na, ibig sabihin ng luma na yun. Pagka, kasi syempre may mga madadaya ngayon eh, dinadaya yung kulay ng ano, yung kulay ng mga karne. Katulad ng sa baboy, kalamaw bago, ginagawa nila doon, pinapahita nila ng ano, ng dugo ng, fresh na dugo ng baboy para mamula-mula siya. Pwede hindi, pwede makikita nyo, mapula, sabi nyo fresh, pero frozen pala yun. Amoyin nyo, itatry nyo amoy. Nahihina ako lang yung apoy, kasi medyo kumukulo na yung ano natin. Kasi nilagyan ko ulit siya ng tubig. Kumukulo na siya ulit. Bali, yung tips ko lang sa inyo. Tapos kung bibili kayo ng mga laman loob naman ng mga manok or ano, baboy. Amoyin nyo lang din kung maangot na, mabantot na siya. Kasi pag mabantot na siya, luma na yun. Kasi pag, alam nyo naman, siyempre, kapakain natin sa pamilya natin, dapat malinis. Kasi ngayon, alam nyo naman, sa hirap ng buhay ngayon, marami nang naiisip ng taong mga daya ba. Kaya kailangan masuri tayo sa mga pagkain natin guys ha. Sana may natutunan kayo sa aking mga tips ngayon kasi yun lang, para safe lang tayo lagi sa mga kinakain natin. Yun lang, abangan nyo pa yung mga susunod dami mga video para may masashare pa ako sa inyong mga tips at saka mga masasarap na lulutuin ha guys. Guys, bali yan, malambot na yung ano natin, malambot na, yan. Bali, papatayin na natin yung kalan. Patayin ko na muna yung kalan. Malambot na yan. Bali yan, i-strain muna natin. Tara na, strainer. I-drain kasi muna natin. Yan guys, ah, medyo mainit kasi ito eh. Pero kaya ka. Ano yan? I-drain muna natin yan. Ay, mainit. Kunti na ako mapasa guys. I-drain muna natin yan. Okay guys, bali palalamigin muna natin yan. Sige guys, balikan ko kayo mamaya. Wala pa kasi tayong cameraman. Kasi nga, yung cameraman natin, busy pa, may ginagawa. Bali yan, i-drain ko muna yan. Tapos, pag malamig na siya, i-coat natin siya ng crispy cream, crispy pie yata, ayun. Ipiki para makrispy siya, saka natin ilulubog sa mantika. Yung kumukulong yung lubog sa mantika para makrispy fry na siya. Sige guys, A few moments later. Simulan na natin. Lagyan muna natin ng harina. Kasama na natin to, saka to. Para dyan natin ipapaikot yung ating paa. Konti lang. Itong padaldal. Tama na. Tama. Tapos ito. Para may lasa. Tapo na lang hanggang. Tapos na ito. Guys.
dapat ha. Haluin lang. Haluin nyo lang ang haluin. Huwag yun ang ano. Diyan natin papaikot yung ano. Yung paa. Sige, balikan natin yan mamaya. Papapainit muna tayo ng mantika. Ano manok? Lagay natin muna dito. Sa ating ano. Habang ano yung pinapakulo. Yung mantika. Tapos yung pang mix. Pang breading. Bali, i-coat nyo lang siya. Parang ganito. Yung paano manok. Malambot na yan. So, malambot na. I-coat nyo lang siya ng ganyan. Ganyan. Pakaot nyo lang siya ng ganyan. Para masarap. Makaya nyo siya ipiprito doon. Hindi pa siya manyan. Lagay natin yung ganyan. Sarap yan. Para kang kumain ng ano yan. Yung chicharon sa chicharon. Masang ano yan? Masang paa. Paa mo? Paa mo? Sa kumiyata. Ayan. Tapos pag kumukulong na yung mantika natin, nilulubog na natin. Yung paa. Yung paa mo. Amoy. Kaamoy mo? Ikaw, amoy paa ka, Bena. Sino ba yung paa? Pwede ikaw. Ano pa? Yan. Ano, pwede na? Siya. Yes. Kailangan natin siyang... Okay. Okay, sige guys, balikan natin siya. Maimulo. Ang sama golden brown na siya. Baka si Baby Loves ang gumawa. Sige guys, balikan natin. A few moments later. Golden brown na siya. Golden brown na siya. Lapit na. Lapit na. Lapit na. Para siyang chichero na rin. Malutong-lutong yan, guys. Sarap yan. Sige guys. Yan pang ano, pwede yan pang pulutan sa kaulang. Pwede nga i-try sa mga ano nyo, pag mga okas, mga pulutan, mga ano, barka-barkada. Sige guys, parang chicharon kasi yan pag na-prito na siya. Kasi nga, di ba, pinalambot natin ang todo, tapos natin pinrito. Pag kinagat niya, parang chicharon yan. Sige guys, balikan natin. Bala yan guys, dito na, iaahaw na yung tapos lulutuin pa rin natin yung mga iba pang ano, kita nyo? Ano, ganda oh. Para yung chichero. Hey guys, bali yung ibang iba pa, lulutuin natin. Ano guys. Saka tumito. Ingat kayo kasi tumito lang sik yan. Kaya si Bebe Labs. Oh, 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 para action. Oh, yun. Okay, kaya? Meron pa. Kasi nakakatakot talaga siya. Nga ba? Galing ganun ha. Ayan guys. So, diba? Nakapot. Ayan guys. Ayan guys ha. Nga, tingnan nyo. Oh, oh, bilis ha. Bilis. Okay guys. Bali. Mamaya, kakainan natin yan. Guys, bali yan. Luto na yung ating crispy paa. Tignan na natin. Yung crispy paa. Bagay ito sa mga harang pulot-pulotan. Tara guys, maki-join kayo sa amin. Grap. Kaya ako namin pinalambot ng maigi para malait yung buto. Pwede nyo manguya. Para sa fried chicken. Para siyang ulang. Parang chicharon. Bagay ito sa mga sausawan. Kung gusto nyo, suka, ketchup,
Pwede nyo i-try. Sarap. Sana na, sana may natutunan na naman yung bagong ano sa amin, ha. Try nyo ito sa mga bahay nyo para may pagkalibang kayo, kwentuhan naman, nasikwentuhan. May napapapak kayo. Sarap, guys. Pwede ito sa mga inuman, kasi hindi pwede ngayon. Sa mga ano, mga... Inuman, hindi ko naman iniin. Kahit nga, kaya nga, pwede nga nila itong gawin pag mainuman sila. Pwede nila, ano, saka pwede sa mga, ano, sa mga kwentuhan, ano. Ah, sige, guys, salamat sa pag-sama niyo sa amin. Sana may nakuha na naman kayong bagong tips sa amin na nalapangin, ha? Sige, sa susunod ulit, marami pa kami ituturo sa inyo na yung Bebe Labs. Sige, guys, bye-bye.